mahilig ako sa kape. Diyos ko, hindi na ako ito. Elias! Ah! Boy! Nakausap kita eh! Di mo pa ba rin ba nakakalimutan? Tagal-tagal na nun. Saan nga pala? Pinapatago mo sa akin? Ah. Uy, Elias. Gusto na ba talaga? Uy, ka lang ba? Uy. Nabuhang ka ng ganyan eh. Sabihin mo nga sa akin na paano ka. Uy. Elias. Sabihin mo nga sa akin. Ano ka? Dos. Eh. Ba't ganun? Ba't ganun? Meron silang nanay. Meron silang mabuting tatay. Ako wala. Ba't lahat ng meron sila, wala ako. Lahat ng meron ako, wala sila. Ba't di binigay sa akin yung mga kailangan ko? Hindi binigay. Diyos yung pinakailangan ko. Pero hindi binigay sa akin ng Diyos. Ang sisihin yung Diyos. Kung kailan napalapit ako sa Diyos, hindi na ako hinabol ng kamakaraan ko. Hindi na ako, ang Diyos. Diyos, alam mo, nakakapagod ka rin, no? Ayan. Ano ba? Ba't di kasi sagutin ng Diyos yung matanong ko? Ba't di niya sagutin? Matagod ko lang sagot. Hoy! Sagutin mo ako!
Sundin mo ako! Ng loob. Malungkot po ako. Hindi ko na po alam kung mararamdaman ko. Nakausap pa ba ang Panginoon? Opo. Parati ko po siyang kinakausap dito. Pero hindi ko po nararamdaman dito. Parati ko po tinatanong sa kanya, bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit miserable yung buhay ko? Bakit binigay niyo yung mga ganitong bagay sa akin? Bakit sila may pamilya? Bakit sila may nanay? Bakit sila may mabuting tatay? Ako ganito. Elias, ang Panginoon na hindi narito. Narito siya. Diyan mo siya hanapin. Diyan mo siya hanapin. Dito pa ang lahat. Sa Panginoon, walang huli ang lahat. Wala siyang hangganan. Palaging may pag-asa. May kinabukasan. Huli na ako ang lahat. Ako pumatay sa tatay ko. Yung tatay ko po, parati niya sinasaktan yung nanay ko. Hanggang sa napatay po ng tatay ko, ang nanay ko. Mahal na mahal ko po ang nanay ko. Kaya nagawa ko po ipagganti siya at mapatay ang aking tatay. Tandaan ko pa po nung kami gumagawa pa ng alaala. Ngayon, isa na lamang siyang alaala. Mabigat yung ginawa mo. Pero dahil ito isang bagay na hindi namang labag sa pautusan ng Diyos, kundi pati na rin sa mga batas ng ating lipunan. Alam mo, kailangan mong harapin na lamang kung ano man ang dapat mong harapin. Wala na akong ibang mabibigay na advice para sa'yo. Harapin ko na lang ang dapat mong harapin.
Hmm. Dito ka. Dos, may mapatago ako sa'yo. Ano? Baril ng tatay ko. Ako? Alam mo namang pinagkahatiwalaan kita eh. Hindi ko alam. Pag-isipan ko muna. Wala pang lisensya to, Dos. Saglit lang to. Sige na. Surado ka ba dyan? Oo, oh, sige na. Sige na, Dos. Sige na. Oh, sige, teka, tata. Ako na lagay. Una nga ako, Dos. Salamat. Ingat ka. Uy, ganyan buhok mo. Uy. Uy, balita ako. May naman rin daw. Namatay ko. Hindi ako! Inosente ako eh! Tiyas! Sabihin mo, inosente ako! Ay! Inosente ako! Sabihin mo sa kanila! Sabihin mo sa kanila, inosente ako! Nakikiusap ako, parang awa mo na! Sinurin kitang parang kapatid! Ibigan ka lang pala! Plano para sa akin? Ito ba yun? Nawalan lang ako ng tatay, oh. Nawalan na rin ako sa nanay. Nawalan rin ako ng kaibigan. Para nawalan rin ako ng kapatid. Lahat sa akin. Kinuha mo ba lahat sa akin? Wala ka na tinira. Wala ka na tinira. Kaya nga lumapit ako sa'yo, di ba? Para tulungan mo ko. Para nalagpasan ko ang mga nakaraan ko. Para makalimutan ko sila. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Kala ko okay na lahat eh. Kala ko okay na lahat. Pero bilanggo pa rin ako ng aking kahapon. Nahabol pa rin ako ng aking nakaraan. Diyos ko, tulungan mo ako. Harapin ko na yung mga dapat kong harapin. Thank you.
puno ng galit at puot. Ano ba ang dapat gawin? Ano ba ang dapat damhin? Nakagapos sa kasalimuutan ng nakaraan. Ngayon nasa huling hantungan. O Diyos ko, ako ngayong iyong parusahan sa lahat ng aking nagawa at pinagdaanan. Ako si Elias, bilanggo ng kahapon, at hinarap ko na ang dapat kong harapin.